Isang maaliwalas na araw sa ating lahat. Ako si Teacher Octree at kayo ay nanonood sa DepEd MPTV. Handa na ba kayo? Tara! Atin nang alamin at pag-aralang ibahagi ng pasalita ang mga pangyayaring ating nasaksihan sa paaralan, sa pamayanan, narinig sa radyo o napanood sa telebisyon. Ano pang hinihintay nyo? Kunin nyo na ang inyong lapis, papel at self-learning module sa Filipino 2, ikatlong quarter, module 6 at atin nang simulan! At para maunawaan ng mabuti ang ating leksyon, kailangang isa isip, isa puso at isa gawa ang mga gawaing nakapaloob sa araling ito. Mga bata, lagi lamang tandaan, iwasang gawin ang mga nakakaabala sa inyo habang nanonood. Mga bata, inyo nang buklatin ang iyong module sa pahina 2 at sagutin natin ang mga gawain sa subukin. Sa gawaan ito, ay maaaring magpatulong sa tagapaggabay upang maibigay ang tamang ulat gamit ang rubrics na ito. Tingnang mabuti ang larawang ito. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong ng pasalita. Iparinig nyo ito sa inyong tagapaggabay. Unang tanong, ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Tama! Ang mga bata ay naglilinis sa loob ng bahay. Pangalawang tanong, anong mabuting katangian ang ipinakikita ng mga bata sa larawan? Tama! Ang mabuting katangiang ipinakikita ng mga bata sa larawan ay ang pagiging matulungin. Sa pangatlong tanong, mahalaga ba na panatilihing malinis ang ating tahanan? Bakit? Ang tamang sagot ay, opo, mahalagang panatilihing malinis ang ating tahanan para makaiwas tayo sa sakit. At sa panghuling bilang, kung ikukwento mo ang pangyayari sa larawan, paano mo ito iuulat? Iuulat ko ito sa pamamagitan ng pagsasabi kung ano ang totoong nangyayari o nakikita sa larawan. Walang labis, walang kulang. Yehey! Matagumpay mong natapos ang subukin. Ngayon, ating sagutin ang gawain sa balikan. Pakinggan at sunding mabuti ang panuto. Panuto, pag-ugnayin ang mga larawan sa hanay A at hanay B upang makabuo ng sanhi at bunga. Pagmasdang mabuti ang larawan sa unang bilang. Ano ang ginagawa ng bata? Tama! Ang bata ay nagtatapon ng basura sa ilog. Ano kaya ang magiging bunga nito? Ang tamang sagot ay letra C. Kapag nagtatapon ng basura sa ilog, magiging marumi ito. Tignan naman ang larawan sa pangalawang bilang. Ang larawan ay isang beach. Kapag nasa beach, ano ang ginagawa ng mga tao? Ang tamang sagot ay letra
D. Ang mga bata ay naglalangoy. At sa pangatlong bilang, ang bata ay nagdidilig. Ano ang dinidiligan ng bata? Tama! Ito ay halaman. Kapag dinidiligan ng bata ang halaman, ano kaya ang magiging bunga nito? Ang tamang sagot ay letra E. Lalaki ang puno. Sa pang-apat na bilang, ano ang ginagawa ng bata? Tama! Naglalaro siya sa ulan. Ginagawa niyo ba ito, mga bata? Kapag naglaro ang bata sa ulan, ano kaya ang magiging bunga nito? Ang tamang sagot ay letra A. At sa panghuling bilang, ano ang nakikita mo sa larawan? Tama! Malakas ang ulan. Kapag malakas ang ulan, ano ang maaaring bunga nito? Ang tamang sagot ay letra B. Kapag malakas ang ulan, maaaring magkaroon ng baha. Nakuha mo ba lahat ang mga sagot? Palakpakan ang sarili. Kung hindi, ipagpatuloy ang panunood at siguradong marami ka pang natututuhan. Okay? Ngayon, pakinggang mabuti ang isang balita sa radyo. Ihanda ang lapis at papel at itala ang mga mahahalagang kaisipang narinig at ihanda ang sarili sa pag-uulat nito. Magandang umaga, bayan! Upang maiwasan ang anumang kapahamakan habang may bagyo, ang lahat po ay pinaaalalahanan na. Tiyaking may nakahandang gamit ang emergency na nasa lalagyang hindi papasukin ng tubig. Makinig sa radyo, manood ng telebisyon, o makibalita sa kapitbahay tungkol sa lagay ng panahon. Kung ang hanap buhay ay pangingisda, iwasan munang pumalaot. Mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera kung walang kuryente. Kung kinakailangang lumikas, siguraduhin nakapatay ang kuryente, nakasara ang tangke ng gas, at nakasusi ang pinto ng bahay. Manatili po tayong ligtas, mga kababayan. Masunuring bata, alam kong nakinig ka ng mabuti. Kaya naman, iulat mo na kung ano ang iyong natandaan sa paalala ng pasalita. Para sa takapaggabay, sumangguni sa rubrics na ito. Mahusay! Nagawa niyo ito ng tama. Bago tayo tumako sa suriin, maaari niyo bang iulat ng pasalita ang kasalukuyang pandemya na nararanasan natin ngayon? Tama! Tayo ay nakakaranas ng pandemya na dulot ng COVID-19. Narito ang ilang mga paalala para makaiwas tayo sa sakit na ito. Una, gumamit ng face mask at alcohol palagi. Pangalawa, panatilihin ang isang metrong layo sa bawat isa. At pangatlo, panatilihing malakas ang resistensya ng ating katawan. Yan lamang po ang munting paalala mula sa iyong kaibigan. Mga bata, ihanda ang sarili at ating isa-isahin ang mga bagay na dapat tandaan sa pag-uulat ng mga nasaksihan sa paaralan, sa pamayanan, narinig sa radyo o napanood sa telebisyon.
Una, mahalagang matandaan natin ang mga detalye ng mga pangyayari. Maaari nating sagutin ang mga tanong na sino, ano, saan, at kailan. Pangalawa, sa pag-uulat, dapat ay kumpleto ang mga impormasyon. Walang labis at walang kulang. Ibig sabihin, eksakto lamang ang iyong iuulat. Pangatlo, maaari din tayong gumamit ng magagalang na salita sa pag-uulat tulad ng po at opo. At pang-apat, ang tamang damdamin at ekspresyon ng mukha ay nakatutulong din upang maging makatotohanan ang pag-uulat, lalong-lalo na kung ikaw ay nag-uulat sa telebisyon. Mahusay! Inaasahan kong naunawaan nyo na ang mga dapat nyong tandaan sa pag-uulat ng pasalita. At para maunawaan ng lubos ang ating aralin, ating pagyamanin pa ang inyong kaalaman. Handa ka na ba? Tara! Sagutin natin ang gawain A sa ikawalo at ikasyam na pahina. Muli, ating basahin at unawaing mabuti ang panuto. Panuto, suriin ang larawan. Piliin sa loob ng kahon na nasa ibaba ang angkop na pag-uulat sa bawat larawan. Bilugan ang titik ng tamang sagot at iulat ito ng pasalita pagkatapos. Narito ang unang larawan. Ano kaya ang angkop na pag-uulat nito? Letra A, hindi dapat pinipitas ang mga bulaklak sa parke. Letra B, masayang naglalaro ng basketball ang mga bata. Letra C, tumawid sa tamang tawiran upang hindi maaksidente. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letra B. Masayang naglalaro ng basketball ang mga bata. Ano rin kaya ang tamang pag-uulat sa larawan na ito? Letra A. Hindi dapat pinipitas ang mga bulaklak sa parke. Letra B. Masayang naglalaro ng basketball ang mga bata. Letra C, tumawid sa tamang tawiran upang hindi maaksidente. Ang tamang sagot ay letra C, tumawid sa tamang tawiran upang hindi maaksidente. Ganito rin ba ang inyong mga sagot? Magaling! Sa pangatlong larawan, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para sagutin ito ng mag-isa. Iwawasto ko ang inyong sagot pagpasa nyo ng inyong module. Babasahin ko ulit ang inyong pagpipilian. Letra A, hindi dapat pinipitas ang mga bulaklak sa parke. Letra B, masayang naglalaro ng basketball ang mga bata. Letra C, tumawid sa tamang tawiran upang hindi maaksidente. Bilugan mo na ang iyong sagot. Magaling! Nasagot at naiulat nyo ang gawain ng maayos. Mga bata, natatandaan mo pa ba ang paborito mong palabas sa telebisyon? O ang iyong pinakamasayang karanasan? Dali! Ikwento nyo ito sa inyong mga magulang o sa inyong nakakatandang napakagaling nyong magkwento. Ngayon, tingnang mabuti ang larawan na ito. Isipin nyo na nasaksihan nyo ang pangyayaring ito. Pagkatapos ng 5 segundo, iulat mo ito ng pasalita
kasama ang inyong mga magulang. Para sa tagapaggabay, isulat sa kahon ang opo kung tama ang sagot at hindi po kung mali. Binabati ko kayo. Matagumpay niyong natapos ang mga gawain. Para sa susunod na gawain, sundin ng wasto ang tatlong hakbang na aking babasahin. Una, sumilip o dumungaw ka sa may labas ng inyong tahanan. Pangalawa, pagmasdang mabuti ang mga pangyayaring nagaganap sa inyong paligid. At pangatlo, iulat o ikwento mo sa iyong tagapaggabay ang iyong nakita ng pasalita. Uulitin ko, sumilip o dumungaw ka sa may labas ng inyong tahanan. Pangalawa, pagmasdang mabuti ang mga pangyayaring nagaganap sa inyong paligid. At pangatlo, iulat o ikwento mo sa iyong tagapaggabay ang iyong nakita ng pasalita. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Binabati ko kayo! Matagumpay niyong natapos ang mga gawain. Ngayon, dumako na tayo sa tayahin. Basahin natin ang panuto. Isulat ang letra bago ang numero ng pangungusap na nagpapahayag ng tamang pag-uulat sa bawat larawan. Ating sagutin ang unang bilang, bilang halimbawa. Pagmasdan ang larawan. Ano kaya ang tamang pag-uulat nito? Sa letra A, kawawa naman ang bundok na uubos na ang mga puno. Letra B, masayang naglalaro ang mga bata sa palaruan. Letra C, nakapila ng maayos ang mga mag-aaral habang umaawit ng lupang hinirang. Letra D, nagdadasal ang buong mag-anak. At letra E, nakikinig ang mga tao sa nagsasalita. Ang sagot ay letra B. Masayang naglalaro ang mga bata sa palaruan. Inyo nang ipagpatuloy ang pagsagot. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo sa bawat bilang para sagutin ito. Simulan nyo na! Basahin mabuti ang mga pagpipilian. Tapos na ang oras ng inyong pagsagot. Ngayon,
ating iwasto ang inyong mga sagot. Muli, iwasto ito ng matapat. Para sa inyong karagdagang gawain, narito ang inyong gagawin. Iguhit ang inyong sagot bago ang numero pagkatapos ko itong basahin. Narito ang panuto. Iguhit sa iyong sagotang papel ang mukhang masaya kung ang pahayag ay mahalaga sa pag-ulat ng pasalita. At mukhang malungkot naman kung hindi. Unang bilang. Dapat iulat ang buong detalye ng ating nasaksihang pangyayari. Pangalawang bilang. Ugaliin nating mag-ulat ng may paggalang. Pangatlo. Sa pag-uulat ng nasaksihang pangyayari, ayos lamang na kulang ang ating iuulat. Pang-apat, totoong pangyayari po lamang ang ating iuulat. At pang-lima, iulat po lamang ang mga pangyayaring talagang nasaksihan natin. Mahusay! Atin nang iwasto ang inyong mga sagot. Lagyan ng check kung tama at X kung mali. Narito ang mga sagot. Una, masaya. Pangalawa, masaya. Pangatlo, malungkot. Pangapat, masaya. At panglima, masaya. Isang masigabong palakpakan ang aking handog sa inyong lahat. Matagumpay niyong natapos ang ating aralin sa araw na ito. Muli, ako si Teacher of 3, ang iyong kaibigan na nagsasabing mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumuti. Hanggang sa muli!